Pasensya ka na. Nailasas ako dun, ha? Saan yan? Ben and Ben. Kala ko iba yung kinaka. Kala ko erisurance yung kinaka to. Pasensya ka na. Okay, sa sigur. Mga katang isip ko. Akala ko yung teka na, OC ako. Pasensya ka na. Ano? Kung ako ay di nagsasalita. Hello, welcome to our episode this week. Mm-hmm. At dahil may overhang kami ng Valentine's. Oo. Yan, at this is a personal overhang. Hangover. Sorry. Nasa fund manager support mood pa ako. Overhang ng US-China trade tension. Okay. Overhang, di ba? Hangover. Oh, anyway. Okay, jeep so... Jeep mode, jeep mode. Oh, yan. Ah, dahil meron... Dahil naka-Valentine's mood ka pa. Oo. We'll discuss the matching. Yeah. The principles of matching. The principle of matching for ano yung, investments. Ano yung principles? Principles. Principles. Principles of matching. Sige, paglaban mo yan. principle of matching. Kasi marami nagtatanong, no? And a lot of our viewers nagtatanong din. Saan ba okay mag-invest? Or where best to invest? Or okay ba mag-invest sa stock market? Oo. Okay ba mag-invest sa mutual fund? Oo. Yan, laging tanong. Yan, na may mga video na kami. So, yun ang pinaka-ayaw kong tinatanong sa akin. Lalo na kapag itanong sa'yo, Sir Fritz, Sir Fritz. Oo. Actually, yeah, to be honest, ayaw namin tinatanong kami kung saan... TBH. Yeah. Kung saan maganda mag-invest. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi hindi naman natin alam yung financial goals nila. Oo, kailang kailangan. Oo. So, yan. So, makinig kayo mabuti, ha? Ayan, okay. Sige. Ayan. Ano so, pwedeng ano? Principles of matching. Maganda maganda ng props. Sabihin sige mo na lang. Principle of matching. In short, okay, you match your investment goal with your investment instrument. Mm-hmm. Okay? Na magmamatch din siya dapat kung... Basically, kung kailan mo kailangan yung pera. Okay, so yun okay. Yung pinaka-important na factor. Maraming factors in choosing an investment. Like risk appetite, ganyan. But one of the big factors talaga is kung kailan mo kailangan yung pera. Okay. Okay. Which is, in short, the principle of matching is short-term investment for short-term goal, medium-term investments for medium-term goal, long-term investment for long-term goal. Okay. Yan. Dapat match yun. So, ang match yun, okay. So kunwari ang goal ko ay short term which means ilang years yan? 0 to 3 or 0 to 5 years. Yan mga talaga 0 to 5 years para sa akin medyo medium term na yung 5 years. Sa US kasi ganun eh, naglalaro sa 3 to 5 years. Ah, okay. Ayan. Basta ano, 0 to sabihin na natin na 3 to 4 years. Okay, sige. Yun yung long term natin. So, kung short term, yun yung short term. So, kung short term, kung kailangan, so for example, mag-invest ka, isipin mo, kailan ko kailangan yung pera na to? Mm-hmm. Kung halimbawa, kailangan mo within 0 to 4 years, ganyan, don't invest in the stock market as a prudent measure. Okay? I-invest mo na lang siya sa mga very conservative instruments na mababa yung hindi siya risky. Uh-oh. Like, okay, time deposit, savings account or money market fund or yung mga tinatawag na short duration bond fund or yung mga ultra conservative na bond mga funds. Ano mga low risk investments, very very low risk investment. Yeah, bakit ganon? Hindi kasi isipin mo, kunwari magda down payment ka ng condo next year, kailangan mo na. Or for example, meron kang Bora tour next year. Mm-hmm. Okay, eh kung nilagay po sa stock market yun, hindi kasi pwede kasing mag-fluctuate. At hindi ka sure na by next year is up ang stock market. Yes. Uh-oh. Like right now, from the previous 1 year, down pa yung stock market natin. Uh-oh. Hindi mo kasi masabi ang stock market for the like 1 or 2 years. Okay. Yun. So, kaya of course, ang gusto mo ay sigurado ka na nandun yung pera. Mm-mm. Hindi mo priority yung growth. Ang priority mo is you're sure na when you need the money, ando dun siya intact. Kung may return, bonus na lang yun. Yes, yes. Yun. So, that's for the short term. So, pag medium term goal. Medium. So, gano'ng katagal 4 to 10 years. Yan. 4 to 10 years. Mm-hmm. Okay, yan. Sige. Usually, pag medium term, you can go for balanced fund. Yun yung mga tip. Or a balanced portfolio. Yung may stocks, saka may bonds. Oo. So, yun. Pwede kasi yung balance na mutual fund or mga unit balance investment na UITF trust, or you can make your own balanced fund na meron kang stock investment tapos meron kang bond investment. Ah, pwede rin. You can make rin. Your own.
Oo. Yan. So meron kang medyo high risk, oo, tapos medyo kang low risk. Oo, kasi together, hindi siya it's a balanced portfolio. Oo. You can make your own balanced portfolio or your own balanced fund. Oo. Or pwede kang may stock fund, tapos meron kang may bond fund. Oo. So ang bond fund, it's considered a low risk? Or low risk. Pero pag, kumbaga, pag pinagsama mo na sila, balance, it's your own balanced fund. So kunwari, meron akong ano 1 million na bala kong gamitin 8 years from now. Sabihin na natin para sa college education nung anak ko, 8 years from now, 1 million. So since medyo in your definition medium term 'yon, medium term goal 'yon. Hindi ko pwedeng ilagay yung buong 1 million sa stock market kasi masyadong risky. Hindi ko rin siya pwedeng ilagay sa time deposit kasi masyadong maliit ang return. Eh, may 8 years ka pa naman. So, pwede kong gawin yung 500,000 pwedeng sa stock market, yung 500,000 nasa time deposit. Balance, considered na balance yun. Or okay. Bonds, ganyan. Pero may timpla din kasi yan eh. Kasi, remember, even stock funds or even individual stocks, may mga kanya-kanyang return yan. Yes, yes. So, kumbaga medyo titimpla yun to arrive at the percent kung yung return mo or percentage return na that would bring you to your target amount, to your target goal. Yon. Yeah, so tama. Tapos pag long term, pag long term naman, of course, malalaban na natin sa stock market 'yan. Pag long term yung goal 10 mo, plus years. Pwede ka na sa mga high risk investments like the stock market. Stock market, mga UITFs na ini-invest sa stock market or mutual funds na ini-invest sa stock market or even derecho. Even real estate. Real estate pwede din. In fact, I've been to Malaysia. Some financial planners there are earmarking real estate, for example, for their children's college education. Kasi may price appreciation din yun. Kasi kung kakapanganak pala nung asawa mo, bili ka ng condo, so, bili ka ng lupa. 0 to 1 year old pa lang yung anak mo. Oh. So ang college mo mga 18 years pa. May 18 years pa. Pwede talaga mag-invest sa isang long-term investment para dun sa kanyang college education. And just to give you also context, the previous recession of 2008, bale siguro 2007 nag-peak, siguro umakyat siya ng mga like between 2 to 3 years thereabouts bago niya nabawi yung top ng market ng 2007. So if that's any indication, then talagang hindi ka talaga maglalagay ng pera na pang short term sa long term investment. But again, given also that na mga 2 to 3 years umakyat agad siya. Nakaka-tempt kasi mag-invest sa mga ganyan kasi ang taas ng return. Pero kasi mataas din yung risk. Exactly. And the last thing that we want to happen sa inyo is wala kang pera kapag kailangan mo pag na kailangan mo na. Baka mamaya, yung ini-earmark mo na, kunwari, European tour for next year, in-invest mo sa stock market, baka maging ano ka na lang yan. Binondo tour na lang. Binondo tour ka na lang. Tama. Or Asian cruise mo, maging Pasig River cruise ka na lang. What if yung pangbili mo ng bahay 8 years from now. Sabihin natin, no? Nilagay mo sa stock market, baka after 8 years, down yung market. Hindi mo mabiling greenhouse mo. Of course, syempre, priority natin is your goal. Kumbaga, kaya nga sila tinatawag na investment vehicle because, kumbaga parang vehicle, sasakyan, di ba? They should be able to bring you where you want to go. So kung pupunta ka lang dun sa kanto, pwede kang maglakad na lang, hindi ka na magkokotse. May magandang analogy ako dyan. Coming from that. For example, di ba, nadrive ka, tol. Pag malayo ka, high speed ka. Di ba? Kunwari, mga 10 kilometers, nasa 80 ka pa. So, high speed ka pa niyan. So, in our principle of matching, pwede ka pa stock market. Pero habang lumalapit ka sa toll gate, di ba, nag-slow down ka? So, kumbaga, pwedeng pag... ako hindi masyado kasi meron akong electronic toll collection. Okay, fine. Habang lumalapit ka, bumabagal ka. Okay. So, kumbaga, kung matagal pa, high speed, high return, stock market. Pag lumalapit ka na, balance ka na kasi hindi ka na masyado mabilis. Of course, syempre, kapag nasa toll gate ka na, like 5 meters to 10 meters before, talagang super bagal ka na. So, kumbaga, slow speed ka na. So, in our investment vehicle, slow return ka na rin. Kasi imagine mo, kung high speed ka pa rin, high return, tapos 5 meters ka na lang from the from the toll gate, disgrasya ha. Babayaran mo yung 2,000 din yun. Oo. kasi, again, if you are, for example,
If you need the money for the short term and you put it in a long-term investment, then there's already a mismatch. Mm-hmm. May mismatch ka na. So again, yun, that's the principle of matching. Principle of matching. Again, short-term goal for short-term investment, medium-term goal for medium-term investment, long-term investment for long-term goal. Okay. Match. And siguro sa upcoming episode, we can discuss yung sinasabi nating bucket investing, which is yung maganda yan. Yun yung analogy no sinabi mo na. Syempre, meron akong goal na 15 years from now, di nag-invest ako sa stock market. Pero kasi yung pera na nilagay ko sa stock market, hindi yun forever na nasa stock years. Market for 15 years. So, habang lumalapit yung goal mo, dapat yung pera mo, nagpo-profit-taking ka na, nilalagay mo na sa less risky investment. Hanggang sa pagdating ng mga 2 to 3 years kasi time nung goal mo, nasa time deposit na lang siya. Hindi yung 1 year na lang, nasa stock market ka pa. Tapos pag nag-down, pati naman ka ng recession, mahirap yun. So, siguro, we will discuss that in another episode. So make sure that you subscribe to our channel so that you will be notified when we upload that episode. Okay. So I guess that's it. I hope may natutunan kayo. And if you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And hindi pa kayo nagsasubscribe, then just subscribe. And ano nga yun? Click niyo yung notification bell para meron kayo notification every time na mag-upload kami ng bagong video. And thank you pala because you already have 3.6 million minute views. Saka 10,000 subscribers. Yay! Confident na mag-upload dito may 10,000 subscribers. Yeah. So, kung 10,000 subscribers na kami, we would like to thank you for your support. Yeah, thank you. Kung hindi pa kami umabot sa 10,000 subscribers, please mag-subscribe kayo. Ano bang hinihintay ninyo? Yeah. So, I guess that's it. Yes. Thank you for listening and watching. And bye, everyone. See you next week.